Airborne na po tayo. Naka-take off na tayo, guys. Huwag umalis sa upuan hanggat hindi nawala ang ilaw na pula sa inyong harapan. Live na po tayo. Hallelujah. Live na tayo. Sino mga nandiyang kaway-kaway? Pakipasa ng ating video doon sa mga group chat at sa ating mga timeline. Magkaroon tayo ng watch party dahil ating tatalakayin kung paano lumipad ang agila. Iiwanan natin ang himpapawid ng mga mabababang lipad. Dahil hindi kakayanin ng mabababang lipad ang himpapawid na ating liliparan dahil doon wala ng oxygen para sa mga ordinaryong ibon. Our youth is renewed like the eagles every day. Kaya binubusog ang ating mga bibig na mabubuting bagay, anupat ang ating kalakasan, ang ating kabataan ay binabagong parang agila. Rabas sende. Good evening, Ate Sina, Ate CJ. Good evening, Ate Nat. All right. Two or three gathered together. There am I in the midst of them. Hallelujah. Glory be to God Almighty. Anda na ba kayo? Anda na ba kayong pagsilbihan ng stewardess ng inyong hapunan sa gabing ito? Sit back and relax. At ating tatalakay ng hapunan na wahabang ikaw ay nabubusog, lalo kang nagugutom. Ito ang tanging pagkain na habang nabubusog tayo, lalo tayo nagugutom. Alright, tuloy natin ang ating serye. Punta tayo uli sa Revelation chapter 1. Aklat ng Revelation chapter 1. Aklat ng pahayag. Ang Book of Revelation po ay nasa dulo ng ating mga Biblia. Dito po sa verse 6, ang sabi sa King James Version, "And has made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen." Napag-aralan natin last time na ang amin ay si Jesus Christ. At sa kay amin, ang lahat ay yes. Inim is yeah. And amen. Ibig sabihin ng amin, naganap na. Ito ang ekspresyon, kapatid, na kung hindi natin alam ang nilalayon, ang meaning, ginagawa nating palasak na ekspresyon. Pero ang sinasabing amin ay si Kristo Jesus, ang salita na nagkatawang tao, si ako nga na daan, katotohanan, realidad at buhay. Kaya pag nagsalita ka ng amen, kapatid, nagkatawang tao si Kristo sa pamamagitan mo sa iyong dila.
hindi po ito ekspresyon, kapatid. Ito ay napakaseryoso na salita. Hindi po ito reliyosong salita. Si Amen ay si Kristo Jesus. Patunayan natin, chapter 3 ng Book of Revelation. Andiyan kayo. Tingnan niyo itong chapter 3 mula sa verse 1, nakapula pag sa King James Version. Ha? Tingnan natin sa Revelation chapter 3 verse 14. Tawagin natin sa Tagalog. At sa anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo, sabi ni Jesus kay Apostol Juan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa. Nang saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Yan ang pagkasabi sa Tagalog. But sa King James Version ganito. And unto the angel of the church of the Laodiceans write these things. Say the Amen. Ito ang sabi ni Amen. Ni Amen. Ang ibig sabihin, si verity, si katotohanan, kapag sinabi ni Jesus, verity, verity, katotohanan, katotohanan, walang pasubaling amen, katotohanan. Kapag sinabi mong, amen, walang pasubaling katotohanan ito. Siya ito. Kasi sinabi dito, ang nagsasalita ay si Amen. Kaya huwag po tayong mahiya palagi magsalita ng Amen. Alright? So, kings and priest ang bawat isa sa atin, hari at saserdote. Ang sabi dito sa verse 6 ng chapter 1, nakapula din. Sa verse 8, nakapula ang sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Ang Alpha po kasi, yan ang unang salita ng Grego, parang sa atin, abakadabra. Ang Omega naman, yun ang pinaka Zay. So, may simula at wakas. Kaya sinabi niya, I am Alpha and Omega. Ang Omega po, hindi po ito, ito po ang dulo ng salita ng Grego. Ang Alpha naman, ito ang simula na letra ng Grego. So kapag Alpha and Omega at kanya sinunod ng beginning and the ending, ibig sabihin ito dito sa mundo. Dito lang may Alpha na salita at may Omega. Kaya hindi niya sinabi, I am the Alpha. Sabi niya, I am Alpha and Omega. Ibig sabihin, ako'y salita na nagkatawang tao. So, itong Alpha and Omega, may beginning at may end. Ito po sa lupa, sa mundong ito. At ito ang kaganapan ng buto at laman ni Kristo. So, ikaw at ako,
ang may hawak ng simula at wakas ng mundong ito. Yan ang totoo. Kaya lang, hindi nga tinuro sa atin. So, unti-untiin natin. Te-take off tayo, unti-unti. So, punta na tayo sa ating scripture. Dito sa Leviticus 21, ha? At kung makinig tayo, igagarantiyan natin na habang sinusubo mo ito at nabubusog ka, lalo kang nagugutom, kapatid. Ito ang pagkain na hindi ka nabubusog. Lalong kumakain ka, lalo kang nagugutom. Kaya makinig, sabi niya, he was an ear, let him hear what the Spirit is saying. Kapag nasa Espiritu po tayo, habang nakikinig tayo, lalo tayong nagugutom. Habang umiinom tayo, lalo tayong nauuhaw. Dahil ito ang sinasabing salita ng Diyos, karunungan niya. Dito tayo, Tagalog, chapter 21, verse 7. Simulan natin verse 7, Leviticus 21. Iyong salitain kay Aaron na iyong sabihin, sino man sa inyong mga binhi sa buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Verse 18, sapagkat sino mang magkaroon ng kapintasan ay huwag lumapit, maging ang taong bulag o pilay o magkaroon ng ilong na ungod. Dito tayo sa ungod ngayon, kapatid. Usama natin ang bulag at pilay. Okay? Ang ungod. Ano sa Tagalog ang ungod? Sorry. Atin at paborito ito eh. Ang ungod po, pango. Pango po siya. O ang mayroong kuntil. Verse 19, ang taong may magkaroon ng paang bali o kamay na bali. Verse 20, ang taong kuba o unano o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata o galisin o langubin o luslusin. Walang tao sa binhi ni Aaron na saserdote na magkaroon ng kapintasan na lalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, siya ay may kapintasan, siya ay huwag lalapit na magharap ng tinapay ng kanyang Diyos. Father Almighty, salamat po, Daddy, Abba. At patuloy mo kami sinusubuan ng masarap na pagkain. Ang dalangin ko na habang kumakain kami, lalo kaming magugutom, Ama. Habang pinakikinggan ka namin, lalong lumiliwanag ang aming mga matang espiritual, ang ating aming pandinig espiritual, lalong nagiging sensitibo. Father, salamat. At sigurado akong naganap na ito sa bawat isang makinig. At ito'y kasiyahan mo, Ama. Dahil kami nga'y tunay mong mga lahi. Tunay mong DNA na may buto at laman. Dahil ang buhay namin ay ikaw na. Kami ang ikaw na nga. Kaya salamat po. At ito'y naganap sa gabing ito. At dinideklara ko ito, tinatawag ang langit at lupa magsaksi na sa pangalan ng aking katuwirang si Kristo Jesus, ang lahat ng ito'y naganap na. Salamat po, Ama. We give you the glory and the honor sa pangalan naming buhay, katuwiran, aming katawang, kapuspusan mo, Ama, si Jesus Kristo ng Nazareth. Amen. Hallelujah. Angels of God will dispatch you in Jesus' mighty name. Guys,
Wagumopo, Wagumtumayo, Saunupuan, fasten your seat belt at makinig. All right. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Aaron dito na huwag lumapit maghandog ng tinapay ng ating Diyos na discuss natin ng unang mga araw na sinabi ng Diyos na sabihin kay Aaron na itong anointing oil, na itong mga angkan ay huwag basta magsunog-sunog o mag-alay ng tinapay, huwag basta gawing karaniwang gawain or gawain tao lamang ang gawain ng isang anak ng Diyos. Dahil pag ganyan ang ginawa natin, mayroon tayong kapintasan. At kapag may kapintasan tayo, hindi po maganda magiging resulta. Tingnan natin, Leviticus chapter 10, advance po tayo, atras tayong chapter 10, verse 1. Leviticus chapter 10, verse 1. At si Nadab at si Abihu ng mga anak ni Aaron, lahi ni Aaron, ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kanilang suuban at sinindihan nila ang apoy at pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harapan ng Panginoon ay may lumabas na apoy at tinupok sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Bakit ganon? Tingnan natin dito sa Ecclesiastes chapter 10. Verse 1. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa unggento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Masakit po ito pakinggan. Ngayon gusto ko pong tayo magkakapatid ay maunawaan ito sa gabing ito. Dahil ang ating paksain ay ang mga ungod, mga pango. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Mabaho na amoy. So do it a little folly, him that is in reputation for wisdom and honor. Gusto ko pong maunawa natin ito dahil po talamak ito sa simbahan. Talamak maging doon sa kayayaman na building. Talamak po ito. Dahil sa talamak, talamak din po ang sakit na roon. Dahil maraming pango o umod ang ilong kapintasan. Marami sa atin kapatid, akala natin okay tayo. Nasa mataas tayong karunungan ang akala natin. Pero hindi natin alam, mabaho.
Hinahabol ng langaw ang daladala nating pabango sa Panginoon. Alam mo ba kung bakit maraming anak ng Diyos na kung titingnan mo ay matapat sa gawain? Pero bakit nangamatay? Karumal-dumal na sakit ang iba, disgrasya talaga. Patay on the spot, mag-asawa pa naman. Hindi basta church na ilan-ilan ang members, ha? Na nasa nangungupahan lang ng kung ano-anong maliit na apartment. Ba't nangyari yan? Yan ang ating talakayan, kapatid. Please, makinig kayo. Dito sa Leviticus 21, doon sa verse 18, ang may kapintasan, unang natalakay natin, bulag, pilay, at ngayon ay pango. Andyan ba kayo, mga kapatid? Sino nandyan? Sino-sino nandiyan? Makinig po mabuti, ha? Dahil hindi po tayo nag-uusap patungkol sa reliyon. Hindi tayo nag-uusap patungkol o doktrina ng tao lamang. Gusto ko pong huwag tayo patuloy na magiging ungod. Kapintasan po yan. Ang ungod po, may diferensya ang ilong. Pango. Sa spiritual sense, ang ungod po, walang pang-amoy, walang discernment. Hindi po nakaka-discern. Bakit kaya? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 3. Unang Corinto chapter 3. Kailangan po natin matutunan ito, mga kapatid. Hindi po ito yung sinasabi nilang iba naman ang turo nyo kasi. Anong iba? Eh dito, tinuturo dito sa Bible eh. 1 Corinthians chapter 3, kapatid. Verse 1. Andiyan na kayo, 1 Corinto chapter 3, verse 1. Mga taga-Cavite, nandiyan ba? Kaway-kaway naman kayo dyan, bay. Isa na nakita ko dito nakatingin, nakapanood. Si Ate Ann, wala pa siguro dyan dahil nandun pa sa biyahe or what. Si Ate Nat, nandiyan na. Si Ate Jen. Sino pa nandiyan? Kaway-kaway naman kayo. Dito sa kabila, nandito na si Ate Norma, Ate Rica, Ate Sina. Ang iba siguro talagang busy pa. Wala pang mga taga-factory ba? Nandiyan na si Ate Rica. Nandiyan na yun. Sige lang, habang kayo nagtatrabaho, palagay ko naman nakikinig kayo. Ha? Okay lang. Okay. Unang Corinto chapter 3, verse 1 tayo simula, kapatid. Tagalogin nga natin kung makuha natin. O sa English muna. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Makinig, Ate Agnes, nandiyan kayo. Para si Ate Agnes, nandyan si Kuya Harvey. Yan, kaway-kaway na. Makinig mabuti. Alisin natin kapintasan nating ungod. Pango. Pero kasama ang blind dito at saka pilay din, ha? Tuloy-tuloy ito. Verse 2, I have fed you with milk. Milk. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto, you were not able to
bear it. Neither yet now are ye able. Verse 3. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Tagalogin natin. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi na lamang kati, sapakat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Hanggang ngayon, sabi niya, gatas pa rin ang kaya niyo inumin. Hindi niyo kayang nguyain ang karne. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantala sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman, kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao. Ang gusto ko patunayan dito, kapatid, pag sinabing dumalakad tayo katulad ng human, ito ay katalinuhan ng tao ang ating sarap na sarap pakinggan. Napakarami, kapatid. Napakaraming churches na gusto natin sana marinig nila ito. Pag 20 taon ka ng Kristiyano, 10 taon ka ng Kristiyano, maging 5 taon ka ng Kristiyano, maging 3 taon ka ng Kristiyano, at sabihin mong tinuturo natin ditong greater truth ay karne, kaya hindi pa pwedeng ituro sa inyong church. Kapatid, ikaw mismo ay babe in Christ, sanggol, dahil hindi mo kayang uyain. Kapag hindi natin kayang uyain ang sinasabi nating karne, at patuloy na gatas lamang ang ating iniinom, samantalang 3 taon na tayong Kristiyano, kapatid, ungod ang ating ilong. Tayo'y pango. Hindi natin naamoy man lang ang masarap na luto ni Mama. Hindi man lang natin nasasamyo ang mabango na lutong katakot-takot pa naman ng ingredients ang nilagay ni Mami. Ang bango-bango ng kanya nilutong karne, hindi mo kayang amuyin. Wala ang lasa sa iyo. Gusto mo gatas. Kaya hindi lumalakas ang mga senses. Hindi lamang sa siya'y bulag at pilay, hindi pa siya makaamoy. Patunayan natin na naamoy na natin. Punta tayo sa chapter 3 ng 1 Corinthians. Tandaan tayo, bumaba tayo sa 18. Dito po, sana may makinig ng mga intelektual at talino.
Hindi masama kung matalino at intelektual. Pero kung yan ang ating pagbabatayan sa Kristyanismo, kapatid, kaawa-awa tayo. Even this world, sabi ni Pablo, ay umaasa lamang tayo kay Kristo sa pamamagitan ng buhay nating karnal, kaawa-awa po tayo. Verse 18, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, he taketh the wise in his own craftiness. Verse 20, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. Tagalog. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili kapag tayo po naging matalino sa tingin natin, dahil intelektual tayo, dinadaya natin ating sarili. Hindi natin naamoy ang ating sarili. Kaya ang mga tungan na leon, akala mo leon, ang diablo na kalaban natin, na mga tungan na parang leon, hindi natin narinig. Hindi natin siya naamoy. Hindi natin nadidiscern, dahil pangok ang ating ilong, bulag at pilay. Dahil akala natin magaling tayo. Dahil matalino. Iba po ang spiritual realm, kapatid. Iba. Please, huwag tayong mamatay sa harapan ng Panginoon. Lumakad ang Panginoon sa dagat at nung makita ng kanyang mga disipulo na nakasakay sa bangka, nangatakot sila. Dalakala nilang multo. Panahon ni na Pedro doon sa Israel, kapag po may nakita silang multo sa dagat, ang ibig sabihin daw noon, lulubog sila. Kaya nangatakot sila. Ngunit si Pedro, nakarinig ang sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, ako ito! Narinig ni Kuya Pedro. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Sabi ni Jesus, halika. Narinig ni Pedro yan. He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying. Humakbang si Pedro, palabas ng bangka. Lumakad sa tubig. Ngunit, nung lumakas ang hangin, lumakas ang alon, napalingon si Kuya Pedro. At lumubog siya. Kung basahin mo nun, inunat ng Panginoon ang kanyang kamay para sagipin si Pedro. Hindi sinabi ng Panginoon, Pedro, binibiro mo ba ako? Sa harapan ko, lulubog ka. Binibiro mo ba ako? Lord ako. Huwag mo akong biruin na sa harapan ko, lulubog ka. Nasa harapan kita eh. No, kapatid. Pag may kapintasan tayo, kapag nakabatay tayo sa ating karnal na kaunawaan, sa harapan ng Panginoon mismo, lulubog tayo, kapatid. Mabutit inunat ni Kristo Jesus ang kanyang kamay dahil sabi niya, hindi ka pa naging apostol. Marami ka pang gawain. Kailangan kita iahon sa harap ni Jesus. Patay sana si Kuya Pedro.
Naunawa ang lahat ni Pedro nung naging apostol siya. Naunawaan niya ang maturity. Huwag tayong magsalita, palagi iasa mo sa itaas, kapatid. Lulubog ka mismo sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong magsusunog-sunog. Pumuri, puri ko no, kaganda ng boses natin. Kagagaling natin kung magbihis. English pang kinakanta, hindi natin makakanta ang Tagalog. Pero Pinoy na Pinoy, pango naman ang ilong natin. Susunugin ka ng apoy, kapatid. Alam ba kung bakit namamatay ang mga Kristiyano maging sa harapan ng Panginoon? Dahil sinabi ng Panginoon, huwag kang magsusunog ng insenso sa harapan ko na mali ang amoy. Lalangawin ka. So sabi ng Diablo, ah, nag-worship ka ha? Kala mo nag-worship ka ha? Ayun, inatake. Maraming beses dito nangyari, kapatid. Doon mismo sa harapan. Inatake. Nagpa-piano, nag-organ. Nag-worship sila, organ. Biglang inatake, patay. Sa mga aral ito sa ating kapatid, pakiusap. Seryosuhin natin ang ating Kristyanismo, kapatid. Hindi ito reliyon. Hindi ito pasikatan, kapatid. Hindi. O sabi dito, sino man huwag magdaya sa kanyang sarili kung ang sino man ay sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahon ng ito ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Minsan, isang pastor ang nagtataka na yaman ng kanilang church. Tuwing magtawag siya ng altar call, ilan-ilan lang sa dami ng members ang pupunta sa harap. May PhD siya, may master's degree. Ngunit yung isang taga-squatter na pastor, nabalitaan niya kahit doon sa kanto. Pag inanyayahan niya ipag-pray ang lahat na masalubong niya, parang mga maamong tupa na sumunod sa kanya. Inimbitahan niya sa kanyang church. Diyan niya, pwede ka ba mag-preach? Sabi ng pastor, wala po ako natapos, pastor. Kung mag-preach man ako sa inyong church, hindi man ako mag-i-English, Tagalog lang po. Sige po, okay lang po. Nag-preach si pastor. Hindi ko po sinasabi kayo mag-aaral, ha? Hindi ko sinasabi kayo maging matalino. Eh, ito nakalagay sa Bible. Ang ibig ko sabihin, sa harapan po ng Panginoon, huwag mo natin paghawakan ang edukasyon natin sa mundong ito. Nabasa natin kamangmangan ito sa Panginoon. Huwag tayong magsunog ng insenso na gawa-gawa natin. Huwag tayong magsunog ng pabango sa harapan ng Panginoon na akala natin mabango. Dahil magandang bis natin, mayaman tayo, English speaking tayo, mistiso-mistisa tayo. At hirap tayo magtagalog. Kala mong bango-bango natin. Sabi kaya kay Moses, sabihin mo kay Aaron, huwag basta magsunog ng maling apoy. Anak mismo ng high priest, dalawa. Patay sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong patay, kapatid. Please. So pumayag ang pastor, squatter, eh, yun ang porte niya doon sa mga mababaong lugar niya pumupunta.
Minsan pinigyan kami. Pinadala sa amin. Dali mo yung anak ko doon sa Bilibid. Eh, siyempre. Malaki yung church nila. Kilala ko. Kilala niyo itong church niya. Oh, mabait itong tatong speaking. Siya doon yan sa kanila. Okay. Doon naman sa kanilang area of responsibility for mga ano sila eh. Mga English speaking at mayayaman sila, celebrities sila eh. Maraming celebrities. Ewan ko, isa sa mga leaders niya ay umatin doon sa Bible study natin dyan sa may Starbucks. Dyan sa may Pasig. At sinabi sa akin, binanggit ko kay Pastor na kung pwede magkita kayo. Sinabi niya, punta ka raw doon. Pwede ka ba? Miyerkules, ganito. Ganun date, ganito. Okay, punta ako doon. So, nagpakilalaan. Okay lang, invite na si Pastor. Okay. Kaya lang, siyempre, ang accent ni Pastor, kung mag-English talaga, Amerikano. Pero kita mo ng puso ng Pastor. Talagang totoong Pastor. Kaya lang, siyempre, sa congregation niya, English speaking, may Tagalog service naman sila. So, tinuro ko dun sa building, hanggang taas. Puro mga Amerikano rin yung mga recorder nila doon. Per ora daw ang bayad noon. Parang dito. Dolyar, kapatid. Ang bayad. Usap-usap, sabi niya, ano na kayo ng ministry mo? Sabi ko, meron tayo sa Bilibid. Meron tayo niyang squatter. Naku. Kailan ba kami pwede magpadala sa iyo ng mga, ano bang kailangan yun? Tinapay lang, alam mo naman. Tinapay lang. Kung may padala kang tinapay. May nagpadala ba naman ng Starbucks ng tinapay? Doon sa squatter. May bigay ka sa mga bata at sa mga tanda. Numatik man ang mga taga doon. Ayaw nila. Di ba sarap-sarap sa iba? Yung tinapay sa Starbucks. Hindi ko binibiro at sinisara ng Starbucks. Ang mamahal pa. Pero sa panlasa ng mga taga-squatter, hindi po malasa. Yan niya, pwede ba dalhin mo anak ko doon sa Bilibid? O, oh, ikaw, ito kayo sa Sabado, papuntay mo. Antay kami doon sa gate, ganitong oras, okay? Maaga, mga 8:30 andun siya, o mas maaga, mas maganda. Kasi pumipila pa tayo eh. Pumunta doon, sinabihan ko yung pangalan, ngayon, tanda na siguro yan. Ang accent din sabi ko siya, Amerikano, Amerikano. So may seminar tayo doon sa loob, mga pastors, mga 70 pastor. Maraming mga graduate ng pastor doon sa loob at may mga bisita rin. So pinasalita ko muna siya. Naku po, nag-English na siya. Eh, second language niya lang ang Tagalog eh. Wala tayong magawa. Pero kakaunawa naman Tagalog. So pagbaba niya, okay, di ako na, patuloy na ako. Okay. Higinig siya. Paglabas na namin, sabi niya, iba pala dito. Matindi. Pinakilala ko siya doon sa mga ang isa. Eh, may kainan, kumain ka dito. Sabi ko, Pastor, kung hindi naman okay lang sa'yo, tanungin namin para marinig naman ka ako nitong kasama ko. Ano ba talaga ang kaso mo? At ano ang sintensya mo, Pastor? Sabi sa akin, try for life ako, Pastor. Triple life. Hindi single life. Kasi wala na babana na commute na ang lahat ng death sentence to life. Wala na ang death sentence na. Bakit naman, Pastor? Eh, kasi naman doon sa amin eh. Diba, alam mo nung araw, mayroong public may dance. May sayawan, diba? Doon ang mga babae sa kamila. Dito mga lalaki. Pagsimula ng music, pupunta mga lalaki doon. Ikaw po mga babae doon. Ika, lagay ang mga kamay. Kung sinong hawakan ng babae, yun ang masasayaw niya. May kusunada rin yung babae yun. Babay, natapos na lang ang sayawan. Hindi talaga hinawakan ng kamay niya. Pare sayaw. Nagalit siya. Binantayin daw niya sa paglabas. Ni-rape niya. Pagkatapos niya ma-rape, sorry ha, mga bata pa niya. Binagsakan niya ng bato sa ulo. Patay. Huli siya. Death sentence. Okay.
Sa loob, nakapatay siya ng dalawa. Ang makumyot, tripolite. Tuka ko ngayon, pastor, dahil pastor ka na, anong tingin mo? Sabi niya, hindi ako nagsisi na nakapasok ako rito. Dito ko natagpuan ang buhay. Negosyante rin naman ako doon. Kahit sa probinsya, wala naman akong problema sa pera. Pero nung pumasok ako sa loob, sabi niya, dito ko natagpuan ang totoong buhay. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon. Narinig ng kasama ko ang aming kwento paglabas namin, sabi niya. I want to come back. Lagi ko sunod pag sumama ka sa akin. Matuto ka mag-Tagalog kaunti ha. Marunong naman ako mag-Tagalog pero in English ako. O sabi mo kay daddy mo doon, oh, na mag-aral ka ng Tagalog mabuti. So kapatid, doon natutunan ng bata ng panahon na yun ay tila 21 years old siya. So ngayon palagay ko, pastor na rin siya. That was 2005 yata. Now, sabi dito, sapagkat ang karunungan ng sanglibotang ito ay kamangmangan sa Diyos. Verse 19. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng mga marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya huwag ipagmapuri ninyo man sa mga tao. Huwag ipagmamapuri ninyo man sa mga tao. Yun. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Ulitin ko po. Lahat ng mga bagay ay nasa inyo. Eh bakit maraming kinakapos? Bakit maraming hindi gumagaling? Lahat ng kagalingan sa iyo. Bakit maraming kinakapos? Lahat ng bagay sa iyo. Dahil may kapintasan tayo. Hindi tayo makaamoy ng spiritual realm. Bumaba tayo sa chapter 2 ng unang Korinto. Chapter 2 ng unang Korinto. Verse 6. Basahin ko po sa King James Version pagkatapos Tagalog. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect. Yet, not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Yan ang sabi sa King James. Hindi ka naman sanay sa King James. Bay, hanapan mo ng maganda-gandang translation. Ha? Verse sa Tagalog. Gayun man, ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibotang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibotang ito ng mga ito ay nangauwi sa wala. Yan sabi sa Tagalog. Tingnan po natin sa James Moffat Translation. Kahin ko po sa inyo. James Moffat Translation. Verse 6, chapter 2 ng 1 Corinthians. Pakinggan niyo po mabuti ito sa tanya sa Tagalog. We do discuss wisdom with those who are mature. Pag nag-discuss po tayo, please, nakikiusap ako sa mga kapatid natin. Sayang po ang oras. Kung nga di-discuss din lang natin wisdom of men, please. Pinagluloko natin, sarili natin, nabasa ninyo. Hindi po pisikalan ito.
Hindi po psychology ito. Hindi po science ito. We do discuss wisdom with those who are mature. Only it is not the wisdom of this world. Hindi po ito wisdom, karunungan ng mundong ito. Or of the dethroned powers who rule this world. Ulitin ko po. We do discuss wisdom with those who are mature. Only it is not the wisdom of this world or of the dethroned powers who rule this world. Ang aming tinatalakay ay karunungan. At ang karunungan namin tinatalakay ay hindi gatas. Ito ay karne para ito sa mga mature. Kaya kung 30 years ka ng Kristiyano, sabihin mo karne itong tinuturo namin, baby ka kapatid, may kapintasan ka. Kaawa-awa ka kapatid. Kaya lang hinahanap na lapain ng Diablo na kalaban natin ay tayo. Hindi po ang hindi niya kalaban. Ang kalaban yung hinahanap niya, kaya umaatungal siyang parang leon. Pag umatungal na po ang leon, ng parang leon ito, may cancer sa pamilya. Hindi mo siya maamoy. Hindi mo mapupuna na sinabi ng doktor ay atungal ng diablo na nagpapanggap na leon. Dalang wisdom na alam natin, wisdom of this world. Kaya, sabi niya, itong mga dethroned powers ay patuloy na naghahari sa mundong ito. Paano sila maghahari sa mundo mo, kapatid? Kung siya ay dethroned, ang dethroned po, pinalayas na sa trono. Kaya sinabing dethroned, dati po sila na sa trono. Pero pinalayas na po sila sa trono. Pero kahit pinalayas na sila sa trono, bakit nakakapaghari pa rin sila? Dahil sa marami sa atin hanggang ngayon, ang tingin sa turo na ganito ay karne. Hindi nila manguya. Ayaw mag-mature. Gusto karunungan lamang ng sanglibutan ng intelektual na akala nila okay. Ngunit sa pang-amoy ng Diyos ay mabaho. Makumbikta tayo kapatid. Sayang. Sayang ang binayaran ng dugo ng kordero ng Diyos. Diyos sa Diyos ang labanan kapatid. Ang ating kalaban na Diablo ay Diyos ng sanglibutan. Patuloy nagahari sa sanglibutan. Patuloy na nagahari sa ating mundo. Samantala wala na siya sa trono. Ikaw na ang nasa trono, kapatid. Hindi na sila. Kaya patuloy sila na gahari sa mundo ng Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ayaw mo yain. Ni ayo amuyin ang masamyong luto ng ama na karne. Kaya hindi nila maamoy pango ang ilong. Hindi makaamoy ng espiritu. Hindi nakaka-discern. Pag sinabi mo, i-convert natin sa spiritual to, kapatid. Ayun na. Nagbablas na, umiiwas na. Kapag kaya naman natin turo dito yan. Gusto mo pa, 20 steps eh. Number 1 hanggang number 20. Pero hindi natin ginagawa yan kapatid. Then the spirit realm, ang sabi ni Jesus,
The words that I speak unto you, they are spirit. Hindi siya na, they are spirits. They are spirit and they are life. Are but life. Are but spirit. Ang mga sinasabi ko sa inyo, ang mga sinasalita ko sa inyo, mga sinasalita ko sa inyo, ay pawang espiritu at bawang, parang pawang buhay. Hindi sinabi, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, mga salita, marami, sinasabi ko sa inyo, ay pawang mga espiritu, hindi po. Pawang espiritu at pawang buhay. Bakit? Dahil in the spirit realm, kapatid, ang lahat ay isa. Ang spirit at life ay isa. Hindi nagdi-division. Kaya may division ang Kristyanismo. Pentecostal kami, born again kami, Methodista kami, Katoliko kami, ganito kami, ganyan kayo. Ay di hindi iisa pala ang pamilya ng Diyos. Bakit? Ayaw kasing umalis sa pagiging ungod, pango, bulag, pilay. Iba tong amin dito, hindi kayo pwede rito. Spiritual, masyado kayo karne yan. Hindi pwede dito yan. Inimbitahan ako ng isang elder doon. Sabi niya, 27 years na itong aming church. Pwede ka ba? Pinaalam na kita kay pastora. Pwede ka ba mag-preach ganito? Linggo? Sabi ko nun, sabi ko, pastor, ikaw muna mag-preach sa linggo. Bakit pastor, saan ka punta? Nag-imbita sa akin doon. Bakit daw? 27 years na rin kanilang church. Di sila dumadami. At puro daw salvation ang mensahe. Puro salvation, salvation. Kapatid, hindi po masama ang mensahe salvation. Pero kung kayo-kayo rin lang, 30 kayo sa loob ng 10 taon, hindi naman nagdadagdag, palagay ko naman saved na kayo. Palagay mo. Yung ba namang 10 taon ng pipreach, puro salvation, salvation, salvation. Palagay ko naman, saved na kayo. Maliban kung hindi natin alam kung ano talaga ang salvation. Panagpatanggap po tayo sa Panginoon. Hindi po hinihingi ang salvation. Ulitin ko. Hindi po hinihingi ang salvation. Ang salvation po, inaalok. Ang sabi ng Panginoon kay Kuya Pablo na si Saul noon, sabi niya, susuguin kita sa mga hintil para tanggapin nila ang kaligtasan at ang kanilang mana. Hindi po hinihingi ang mana. Hindi rin hinihingi ang kaligtasan. Bakit hindi? Dahil ang kaligtasan po at ang mana ng lahat ng tao sa mundo ay nagawa na ni Jesus 2,000 years ago. Inaalok na lang. Kaya sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, wala kang mabasa doon na Panginoon, patawarin mo ako ng kasalanan ko. Tapos na lahat ng kapatawaran sa kasalanan, kapatid. Finish na. Nung nakabayubay si Jesus sa krus, natapos ang kasalanan. Nung bumangon siya maguli, ang sabi sa verse 10 ng chapter 10 ng Roma, ideklara mo lang na binuhay siya ng ama mula sa patay at ikay maliligtas. Dahil patuloy ka hingi ng kasalanan,
kapatawaran ng kasalanan mo, hindi mo naunawaan ang salvation. Ang salvation po, from eternity to eternity, ginawa na ng kordero ng Diyos. Kaya kung wala kang pananampalataya, hindi mo narinig ang tunay na salita ng Diyos, sasabihin sa iyo, patawarin mo kami ng kasalanan namin. Kapatid, tapos na ang kapatawaran. Tanggapin mo na lang ang bunga. Diyan sabi mismo ni Pablo, we are more than conquerors. Kinangker na ni Jesus ang lahat at binibigay sa iyo ang bunga. Tanggapin mo na lang na bumangon ka kasama ni Kristo Jesus. Nag-preach ako doon. Tuwan-tuwa si Pastora. E kaso may asawa si Pastora. Lalaki. Chief Elder. Napon, nagkakainan na kami. Hindi talaga mapigil si Sir. Hindi naman siya Pastor. Sabi niya, alam mo, yung pinrits mo, hindi dapat dito yan eh. Bakit po? Karne yan eh. Sus na ko po. 27 years! Karne pa rin ang pandinig nila. Gusto gatas ng gatas ng gatas. Kaya puro nag-eat. Lord. Mga kapatid, please. Tapusin na natin ang pagiging baby. Tinan mo. Paano nakakapag hari itong pinalayas na sa trono? Pag sinaming trono, dethroned, upuan ng hari yan. Pinalayas na siya ron. Paano siya nag-hari pa? Our adversary ang ating kalabang Diablo ay umatungal na parang leon naghahanap ng kanyang masisila. Bakit? Sisilain niya, siyempre kalaban niya. Di ba kalaban natin, Diablo? Hindi kalaban ng Diyos. Kalaban natin, Diablo, Diyos ng sanglibutan. Unfair ang Diyos kapag sinabi niya yun ng kalaban mo, Diablo. At ikaw mismo sumalansang sa kanya kung hindi ka mas makapangyarihan sa kanya. Pero bakit nagahari ang pinalay sa trono? Dahil ikaw at ako hindi alam na wala na sila sa trono. At tayo na ang nasa trono. Bakit may kapintasan tayo, kapatid? Hindi lamang tayo bulag, hindi lamang tayo pilay, ungod ang ating ilong. Hindi man lang natin naamoy na demonyo pala ang umatungal sa harapan natin. Tingnan mo dito sa verse 14 ng chapter 2 ng 1 Corinthians. Pag sinabi yung mga turo na ganito ay karne, kapatid, magising ka, pakiusap, magising ka. Hindi ka maililigtas ng samahan ninyo, kapatid. Hindi. Ni hindi kita mailigtas, kapatid. Hindi. Ikaw lang ang magliligtas sa sarili mo sa kamay ng Diablo na ito. Dahil siya ay kalaban mo. Pag nandiyan ka sa harapan, umatungal ang sakit sa kamag-anak mo, amuyin mo, kapatid. Kung ano yung umatungal, tunay na leon o peking leon. Kapag bungod ng ating ilong, hindi natin marinig ang tunay na leon umatungal, the lion of the tribe of Judah. Ang tunay nating buhay si Kristo Jesus. Pag nakakita yan ng kalaban, kapatid, umatungal yan. Ang leon na hari ng kagubatan, pag may nakita siya nagsisigaan sa kanyang teritoryo, lalapain niya, kapatid. Nagatid si Kuya David ng pagkain sa kanyang kapatid. Itong
kapatid niyang panganay, mukhang koronel, guwapo. Si Kuya David, medyo amoy tupa. Kasi 17 years old ba naman, lumaki na sa tupahan yun. Kuya, ito na pagkain mo. O sabi niya, oh, sino yan? Sino yan? Sino yan ang insulto sa inyo? Sabi ng kapatid niyang medyo matalino. May kayabangan din. Umuwi ka nga! Ikaw! Umuwi ka nga! May gatas pa ang ilong mo. Kaya makialam dito! You rat! Sabi sa kanya. Hindi nga! Sabi niya, sino yan? So kinausap yung kasama ng kapatid niya. Sir, sino yan, sir? Ayan, sabi niya, si Gulayat yan. Negante ng Pilistin. Walang makakalupig yan. Napakalaki niya. Kaya nagtatago kami. Sabi niya, ano? Ano walang makalupig? ni David, sabi ng kapatid niya, Hoy! Umay ka! Ikaw na kapatid niya. Basahin. Hindi, sabi niya. Kaya ko yan! Dinala siya sa hari. Bago dinala doon, sabi niya, ano? Anong gantimpala? Pag nalupig yan, gulayat na yan. Sabi niya, una, ang iyong pamilya, hindi na magbabayad ng buwis. Libre na siya, free. Pangalawa, magkaroon ka ng maraming ari-arian. Pangatlo, mapapangasawa mo ang anak ng hari, si Michael. Sabi niya, wow! Sandali! Kaya ko yan! Dinala dun sa hari kay Saul, ang unang hari ng Israel, matangkad din, guwapo. Pag tumayo si Saul, itong ulo niya, mataas sa lahat ng Israel. Sabi niya, Malari, kaya ko yan. Yung leon, sabi niya, lalapain ng tupa ko eh. Hinarap ko siya eh, sabi niya. Nawakan ko sa balbat, sinakyan ko siya. Patay siya. May lobo rin gustong lapain ng mga tupa ko. Pinatay ko rin eh. Aber. Matapang si Kuya David. Sabi ng hari, sabi niya sa wala, suot mo itong makalasag ko. Nakong bigat yan, chef. Bigat yan. Hindi ko kaya yan. Bukod pa sa malaki yan. Maliit lang ako eh. Ako na bahala. Huwag ka mag-alala. Namili ng limang malilinis na bato. Lima. Kasi kung mababasa nyo doon, itong si Gulayat, lima silang higante, magkakapatid. Lahat yung pinatay ni David. Lima, number of grace. Divine influence upon the heart and the reflection of the life. Nung nakaharap niya si Gulayat, nakita may sling, may tirador si Kuya David, halakhak si Gulayan. Sabi niya, ano tingin mo sa akin, aso? Tandaan mo kapatid, every tongue that rises against us, we condemn. Sabi ni David, pupugutan kita ng ulo sa araw na ito. Wala namang espada si David. Halakhak si Alakaksi ni Gulayat! Ganyan ang diablo kapag kumatungal. Nung umatungal si Gulayat, humakbang palapit kay David. Hindi mo nakita si David na umatras. Pag umatungal ang sakit sa harapan mo kapag huwag kang umatras. Huwag mong paniniwalaan siya na totoo nga may sakit yung kamag-anak mo. Umabante kang makbang kapalapit sa kanya, pugutan mo ng ulo.
Basa mo doon, hindi, nagulat si David. Sabi niya, in the name of my God. Takbo si David, papunta sa kanya. Sabi niya, laki mo, madali kita tamaan. Kaya tumakbo si David palapit kay Goliath dahil mas maganda ko malapit. Mas maganda. Kayang-kaya kita patamaan. Isang bato lang, kapatid. Tumba si Goliath. Kinuha ni David ang kanyang espada. Tinigpas ang ulo niya. Pag gano'n niya ng ulo, takbuhan ng lahat ng sundalo ng Filisteo. Sabi niya, ang katawan mo kakainin mga bultor dito sa lugar na ito. Kapatid, pugutan mo sakit sa katawan ng iyong kamag-anak. Huwag kang umatras. Nagsinabi, pinagaling na siya. Magaling yan! Huwag kang maniwala uli sa tungal ng diablo na keso may sakit. Keso, dalhin sa ganito. Dalhin doon. Ilaban mo yung pananampalataya mo. Dahil pag hindi, mamamatay din naman yan. Dilaban mo na. Wala pang gastos. Gusto ko yung sabi ni Jing. Si mama niya, tanda ko, nandito rin ako noon eh. Nagbakasyon dito. Matayag, nagpunta doon sa dentista. May tinaningan siya dalawang linggo. Luko-luko. Sorry. Tinaningan dalawang linggo ba naman? Ngipin lang. Ano daw yun? Sabi ng mama ni Jing. Ano? Pinagaling na ako eh. Umuwi doon. Wala nangyari. Mama ni Ate Sina yun. Alright. Tuloy natin. Chapter 2 verse 14. Ha? Gusto ko na maliwanagan tayo. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Dahil para sa kanila karne ito. Karne, karne, karne. Yan yung pamamana nila sa kanilang mga anak. Mga magulang na may maliit na anak, pakiusap. Ito ituro nyo sa inyong mga anak. Tanda nyo. Unang Korinto 6:11. Ikaw ay binanal na. Unang Korinto 7:14. Dahil sa iyong mananampalataya, ang asawa mo ay binanal. Dahil dito ang inyong mga anak ay banal. Ituro nyo sa inyong mga anak ang katotohanan ito. Walang anumang species sa mundong ito na hindi luluhod sa pangalan ng buhay mo si Kristo Jesus. Maging tagal langit, tagal lupa, ilalim ng langit. Ilalim ng lupa. Luluhod sila. Walang gulayat na hindi natin kayang pugutan ng ulo, kapatid. Pinako na sa paanan ni Kristo ang ulo ni gulayat ni Golgota. Tapos na ang labanan, kapatid. Ngunit pag ikay nasa natural na kaisipan, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him. Kalukuhan sa kanila ito. Gusto na turuan sila ng kung ano-anong. Madali yan eh. Okay lang yan. Maganda rin yan. Sa mga dito lang sa ibaba. Tao lamang. Generic man. Dito sa mundo ni Cesar, hindi tayo sakop ng mundong ito. We speak wisdom. Sabi niya, but not the wisdom of this world, but the wisdom of God. Karunungan ng Diyos ang tinuturo nating kapatid. Hindi karunungan ng tao lamang lang mabaho yan sa pang-amoy ng Diyos. They are foolishness unto Him. Neither can they know them.
Because they are spiritually discerned. Pag sinasabing spiritually discerned, hindi ka napango, kapatid. Pagungod ang ilong ng isang Kristiyano, hindi niya matanggap ang anumang bagay mula sa Diyos. Spirit po ang tinatanggap mula sa Diyos. Hindi po karunungan ng tao lamang na kahit na anong ganda ng ating anggulo, ng ating aura sa tao lamang, akala natin mabuti na yun. Pag umatungal ang leon, hindi mo narinig. Na leon na pala yun. Pag sinabi ng doktor, stage 4 ang cancer, wala na. Bigay ka na. Hindi si David. Anong stage 4? Stage 4. Pupugutan kita ng ulo. Patid, huwag kang magugulat kay Gulayat. Huwag kang magugulat sa umatungal na parang leon. Hindi totoong leon yan. Wala nang pangil yan. Tinanggal ni Jesus lahat ng pangil yan. Lahat ng pangil ng cancer, lahat ng pangil ng sakit. Tinanggal ni Jesus sa krus. Ipinako niya sa pana niya. Huwag kang maniniwala sa sinasabi nilang nanay mo may sakit ng ganito. Pinagaling na nga eh. Huwag ka umatras, kapatid. Isulong mo yung katotohanan. Anak mo may leukemia. Sino nagsabi? Saan nagmula ang bibig na yan? Sa langit, sa ama mo? O sa umatungal na parang leon? Ang sabi ng ama mo, pinagaling na kiti. Ba't ka maniniwala sa umatungal na parang leon? Peking leon yan. Iatungal mo ang tunay nating buhay na Lion of the Tribe of Judah. At pugutan mo ng ulo ang umatungal na parang leon, peke, dethrone powers. They are already dethrone. Wala na sila sa trono. Ikaw na ngayon ang nakatupo sa trono. Yanguyain mo ito. Pilitin mo nguyain at lunukin nang masanay ka nang umalis ka na sa gatas na turo. Puro salvation, puro tao lamang. Spiritually discerned. Pagpango ka, kapatid, hindi masama. Pero spiritual po ang ibig sabihin na ngayon ng ungod na ilong. Hindi ka makadiscern. Hindi mo alam na sinabi ng doktor ay hindi totoo yan. Sa spiritual world, wala yan sa atin. Pero dito sa visible world, yan na ang kaya nila eh. Napakaraming Kristiyano, doktor. Pero hindi nila maangat ang sarili nila sa spiritual realm. Doon pa rin sila nakabatay sa siyensya. To know the love of Christ which passes knowledge, science, that you may be filled with all the fullness of God. Know it. Know the love of Christ. But if you are using your natural mind, ang alam mong love of Christ ay niligtas ka lang. Ginawa kang Kristiyano. Pinagpapala ka ng barya-baryang pera, 1 million, 2 million, wala yan, kapatid. Ano sabi? Sa Acts 17:29, ang ating pagka-Diyos ay hindi gintok at pilak, dahil nilalalang lang ng Diyos ang ginto at pilak. Nguyain mo ito, kapatid, please, sa tinagal-tagal mo ng Kristiyano. Cancer lang, hindi natin mapagaling. Anong cancer? Sino siya? Dethrone powers na sila, kapatid. Ang mga possessing demons na ito, tulad ng sakit, hindi yan matataas na demonyo. Sumusunod lang sa fallen angels yan. Possessing demons yan. Iba po ang possessing demons sa fallen angels. Pero para sa demonyo. Okay? Sabi nga ni Kristo eh, pag nagpalayas ako ng demonyo sa daliri ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, ang kaharian ng Diyos bumaba dito sa mundo. Ang sabi niya sa mga disipulo,
Hayo kayo. Sige, dala-dalawa. Paggaling kayo ng keto, bumuhay kayo ng patay. May karne yan. Gusto, karne. Anong karne? Ilang taong ka na ba? Kristiyano. Hindi mo pa rin ma-discern. Neither can they know them. Sabi niya, a natural man, ang kaisipang tao lamang, intelektual siyensya, ay hindi makatanggap na anumang bagay mula sa Diyos. Kalukuhan sa kanila ito. At hindi nila matanggap dahil ito, inaamoy ito spiritual. Dinidiscern spiritual. Pagpango ka sa Espiritu, kapatid, may kapintasan ka. Ang ating kalaban na Diablo, matungal, kapatid. May amoy siya. But he that is spiritual judges all things. Kita mo yan. Pag ikaw hindi pango ang ilong, nahuhusgahan mo ang lahat ng bagay, sinabi niya may sakit, anong sakit? Every tongue that rises against us, we condemn. Why? Kami ang katuwiran ng Diyos. Si Kristo Jesus naming buhay, kami ang buto at laman niya, katuwiran ng Diyos. Kami lang binigyan karapatan maghatol sa mundong ito dahil kami ang Son of Man. Kami ang tunay na tao. We judge. Yet, He Himself is judged of no man. Walang makapag-usga sa iyo, kapatid. Dahil hinusgahan lang ang mababang uri, ang tao lamang. Dito sakop ng mundo ni Cesar ang kayang husgahan. Wala ka dito, kapatid. You are in this world, but you are not of this world. Nandito ka sa sanglibutan, ngunit hindi ka sakop ng sanglibutan. Kaya mo sila husgahan. Hindi ba pati anghel kaya nating husgahan? Sino makapag-husga sa iyo pag nasa spiritual ka? But he that is spiritual judges all things. Hindi ka pango pag nasa spiritual ka, kapatid. Bakit? Sabi sa verse 16, tagalugin natin, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nakaisa ng pag-iisip ng Panginoon? Sino? Upang siya'y turuan niya. Datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo the Anointed One. Ang lahat ng yoke ay nababasag, nadudurog pag dumikit sa anointed. Kaya take off tayo sa gabing ito, kapatid. Pag nag-take off tayo, abutin natin ang lipad ng agila. Doon wala ng oxygen para sa mabababang lipad ng mga ibon. Kaya sabi nila, karne. Alam niyo ba na ang agila lamang nakakalipad kung saan na doon ang eroplano? Doon wala ng oksigen. Hindi mabubuhay ang ordinaryong ibon doon. Pero ang agila lamang ang nakadiscern. Napupuna niya, naamoy niya ang packet. Mga pakete, packets of air na may oksigen. Pag na-discern niya yun, doon siya lilipad, magpapahinga siya ron. Doon sa lugar na yun, na may packet sa oxygen, ang pahingaan niya, kapatid, be still and know that I am God. Ang kapahingaan mong tunay, kapatid, ay sa Espiritu. Sabi niya, in this world you have tribulation. Kung ganito lang kaisipan mo, tao lamang, panguilong mo, may tribulation. But not with God. Doon ang kapahingaan natin. Sabi niya, Jesus, my peace I leave you. Ang aking kapahingaan, iniiwan ko sa iyo.
Dahil hindi ka pwedeng mamahinga ng totoo hanggat wala ka sa Espiritu ka pa rin. Tanging mga nasa Espiritu lang ang hindi kayang abutin ng umatungal na liyong peke. Far above all principality and power and dominion and might, nakaupo ka sa kanang kamay ng iyong ama. Karne, pero ikaw ito ka pa rin. Ayaw mo nguyain ito. Pero mahal ka namin, kaya gusto namin manguya mo ito. Sabay-sabay nating pugutan ng ulo si Goliath, anuman ang kanyang forma. Epilepsy man, asthma man, arthritis man, high blood pressure man, pneumonia man, TB man, cancer man, ang itsura ni Goliath, pugutan natin ng ulo, kapatid. May pag-isip tayo ni Kristo. Hindi tayo pango, hindi tayo bulag, hindi tayo pilay. Ang mundong ito, nakasalalay sa iyo, kapatid. Hindi dahil dumadami kayo, akala mo totoo na. Kung hindi kayo umaangat ng lipad na parang agila. Kung hanggang dito lang sa mundo ni Cesar, mundo ng generic man, ay tuturo natin sa ating congregation, dadami tayo sigurado. Dahil gusto nila puro gatas, kapatid. Ayaw nila ng karne. Kung ikaw ang pastor, ikaw ang leader ng iyong nasasakupan, kapatid, at sinabi mo ito'y karne, dadami kayo. Pero dadami kayong lalapain ng umaatungal na parang leon na kalaban nyo. Hindi kalaban ng Diyos. Kalaban mo na. Basahin 1 Peter 5, 8, and 9. Sinong lalaban sa kanya? Ikaw, kapatid. Pag natural man, pango ang ilong mo. You cannot receive anything from the Spirit of God. Anything. You cannot receive to slay the enemy. Tandaan mo ang Diyos ng sanglibutan mismo ang kalaban mo. The devil. Huwag mo iasa sa Diyos. Ibinigay niya niya sa iyo ang lahat ng karapatan. Lahat ng susi, ibinigay niya niya sa iyo. Ano man ang buksan mo sa lupa, bubuksan sa langit. Ano isasara mo sa lupa, sasara sa langit. Umaasa lang siya sa iyo, kapatid. Huwag kang umasa sa prayer request. Ipatupad mo. Hugutan mo siya ng ulo dahil mayroon kang kakayanan gawin ito. Dahil ang pag-iisip at buhay ni Kristo mismo ay ikaw. Itigil na natin pagiging babes, pagiging bata. Nuyain na natin ang luto ng ama, napakasarap na habang kumakain ka, nagugutom ka. Amuyin natin ang masamyo na rikado ng ama. Itigil na natin kainom ng gatas, kapatid. Huwag tayo manatiling pango. Hungod ang ilong. Tama na yung pabanjing-banjing. Tama na yung pahapay-hapay sa hangin ng mga doktrina. Magpasakdal na tayo bilang mga banal para makahayo tayo for the work of the ministry. Nandito na tayo sa end times, kapatid. Lahat na ng signs nandito na. Di natin alam kailan ang rapture, pero marapit na, malapit na, kapatid. Andiyan na ang 666. Lahat ng cellphone ngayon, 5G na. May 6G na nga. Bukas makalawa, hindi na uso ang 4G. Nandito na lahat. Lahat ng virus na gusto nilang gawin, mapapakawalan nila sa pamagitan ng internet. Anong mangyayari sa atin? Kung hanggang dito lamang sa level ng generic man ang ating kayang abutin, dahil hindi natin matanggap ang anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Dahil kalukuhan sa atin ito, karne ito. Kapatid, please, magising tayo. Nakikiusap ako.
itigil na natin itong kamangmangan na ito. Ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. We teach wisdom, the wisdom of God, not the wisdom of this world at wisdom ng mga dethroned powers. Anghel ang sinasabi ng kapatid na nagrebelde sa Diyos. Eh yung may wisdom sila eh, na hindi naman halataan ng tao lamang eh. Biro mo yung wisdom ng matungal na leon na dethroned powers, pinadaan sa dila ng doktor, sabihin may sakit. Eh gumaling na nga eh! Tapos papagka-atras ka, dahil mga tungal uli si Gulayat, hugutan mo, tagparin mo siya. Sana po, hindi kayo nagalit, hindi kayo na-offend. Inaasahan ko na lahat tayo kapatid, tatawid sa Jordan River. Lahat tayo lilipad kapatid. Na hindi tayo makita, maabot ng devourer, seeking whom he may devour. No. A billion times no. Kapag nasa spirit ka, you can judge all things. Why? As the Father has life in himself, so has he given to the Son to have life in himself. And he has given him authority. Binigyan siya ng kapanghumatol sa lupa na ito. Bakit? Ikaw at ako ay anak ng tao. May buto at laman. Ngunit ang buhay mo, kapuspusan ng Diyos, si Kristo. Huwag na nating pabanding-bandingin ang buhay natin. Kristiyano dito, Kristiyano doon. Denominasyon dito, denominasyon doon. Magkakapatid tayo, kapatid. Huwag tayo mag-iwa-hiwalay dahil sa doktrina ng tao lamang. Hanggang sa magiging iisa ang ating pananampalataya at marating natin ang tamang sukat ng kapuspusan ni Kristo. Yan, mayroon ditong lagi Last Adam Generation Institute para ikaw at ako, kapatid, maging isang pananampalataya. Ang pananampalataya ay Diyos, Espiritu. Hindi yung pananampalataya na alam natin noon. Walang pananampalataya na hindi nagtatrabaho. These three abide, sabi niya. Faith, hope, and love. Pag sinabi abide, laging nagtatrabaho. Nakakagawa, gumagawa. Pag tunay na faith, kapatid, kailanman hindi faith nagpipail. Pag sinabi sa pangalan ni Jesus, ikaw demonyo ng sakit, layas. At ang pananampalataya na yan, pananampalataya ng Diyos na buhay mo, hindi pwede hindi umubra yan, kapatid. Imposible hindi umubra yan. Pag dinampian mo ng kamay mo at ang nakikita mo, Diablo, at ang iyong kamag-anak ay pinagaling na, utusan mo, Diablo, huwag ka iyak-iyak. Hindi yan ang kamag-anak mo. Ang kamag-anak mo ay pinagaling na. Ngunit ang Diablo na yan. Umaatungal siya parang leon. Niloloko ka niya. Palayasin mo! Ikaw ang tunay na leon. The lion of the tribe of Judah, Christ in you. The hope of glory, but you have to be in Christ to manifest the glory. Hindi karne ito, kapatid, hindi. Katawan natin ito. Isulong mo ito, kapatid. Tapusin mo ang lahat ng natural minds na nasasakupan. Huwag tayo pumayag na hanggang ganito pa rin. Ipamana pa rin sa mga anak natin. Maging modelo tayo sa mata nila na puro tayo religion, denominasyon, natural mind. No! Ito, sumama man loob mo, ito sasabihin ko. Ikaw at ako, lahi ng Diyos. Sa makatuwid, ikaw at ako, Diyos! Bakit? Alam nga naman, pamahala ng Diyos ang mundong ito
Kanila lang lamang niya. No? Ako naglalang ng langit at lupa, tapos maglalang ako ng alabok o pamahalaan mo. Ano? Ikaw nga, naglalang ka ng korporasyon na pakamahal, napakamayaman, tapos maglalang ka lang ng alabok, pamahalaan mo yung totoy. Ano? Sino mamahala? Ikaw mismo. Lahi mo. Pamahalaan mo na lahi kita, DNA kita eh. Think. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, sa verse 26 ng chapter 1 ng Genesis, sabi niya, Yarad! Let us! Ibaba natin ating sarili! At ibigay sa kanya ang pamahala sa lupa at lahat ng gumagapang sa lupa. Ano ibig siya ng let? Yarad, kapatid! Ibinaba. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng katawan niya. Lupa. Wala kang mabasa sa Genesis chapter 1, chapter 2 na naglalang ang Diyos nang hindi nagsalita lang. Nagsalita siya, nagkaroon ng ilaw. Let, baba! Kakawiyang baba! Hayop, baba! Baba! Ngunit, nung tao na ang usapan, ginawa niyang katawan mula sa alabok. Anong ginawa niya sa alabok? May buhay ba yung alabok? Siyempre wala, no? Ang alabok, gano'ng makarumi? Pag ginawa ka ng Diyos na banal, sisiguruhin ko siya, ang alabok na yung naging banal. Bumaba ang alang ang presensya na doon nung makausap sila ni Moses, tinawag na yung bundok hanggang ngayon na sa Bible, Holy Mountain. Bakit? Bumaba ang presensya ng Diyos doon. Nag-usap sila ni Kuya Moses. Ang Diyos nung nilalang ka, kapatid, hindi siya bumaba. Basta ang presensya na bumaba. Gumawa ang kanyang kamay. Dumakot ng lupa. Hinubog. Mitikulosong hinubog. Workmanship. Masterpiece. Hallelujah. Anong ginawa niya? Inilipat niya ang sarili niya. Pum! Tsaka palang naging kaluluwang buhay si Kuya Dan. Eh, sino si Kuya Dan? Galing sa alabo, uhininga ng buhay. Sinong buhay? Di ba Diyos? Hininga ba niya? Siya rin? O hindi? Talk to me. So, ipinamahala ba ng Diyos sa tao lamang ang mundong ito? Alam niya may demonyo dito? Ibinaba niya sarili niya sa iyo, kapatid. Ang salita nagkatawang tao. Nung tinanggap mo si Kristo Jesus, naganap ang sinabi sa Genesis 1:26. Ibinaba niya sarili niya sa iyo. Tinawag niya, ako nga ikaw. Sabi ni Moses, anong pangalan mo? Sabi mo sa kanila, ako nga. Ikaw ang nakikitang si ako nga, kapatid. Dahil ikaw at ang ako nga lamang ang may karapatan maghari sa mundong ito. Dahil si ako nga ang gumawa nito. Kung ikaw ay magulang, palagay ko maunawaan mo, malinaw pa sa araw, gumawa ka ng korporasyon, napakarami yung aeroplano, buildings, barko. Gumawa ka ba ng katulong para pamahalaan? Kaya hindi ka servant of God, kapatid. Iba ang servant, iba ang friends, iba ang anak. Huwag mong kantayin, I am the friend of God, I am a friend of God. No, you are not a friend. You are a son. Pangatawa ng mong paging anak, lahi ng Diyos. Magalit ka na sa akin, pero balak darating ang panahon. Babalik ka. Sasabihin, tama. Ikaw ito. Walang bayad dito. Kaya kami nagpipilit na ipangaral dito para dumami tayo. Kapatid ka namin. Isang puso natin. Isang DNA. Pero kapag patuloy tayo maging bulag, pilay at pango, kapatid,
Marami pang madadamay. Dadami sila. Hahawa pa itong demonyo na ito na umatungal parang leon. Hindi lamang ang iyong pamilya, pati ang iyong ministry lalapain. Hugutan mo siya ng ulo, kapatid. Pakiusap. Para hindi siya kumalat pa. Nagkakalat siya. Amen? Hallelujah. Father Almighty, salamat po. Matigas ang inyong sinubo sa amin. Ngunit ito lamang ang paraan para makalipad kami at makapagpahinga doon sa hindi kaya abutin ng mga natural man sa pocket of air. O saan ang tunay namin kapahingan sa spirit realm. Dala ng aming kalaban ay spirito. Ngunit ang kagandahan, pinalayas mo na siya sa trono. At kami nang nakaupo sa kanang kamay mo. Kami nang chief executive officer mo, Ama. Ano man ang aming patupad dito sa lupa, yan ang naganap sa langit. Ano man ang aming isara dito, sarado sa langit. Ano man aming bubuksan dito, bubuksan sa langit, Ama. Dahil kami ay ikaw nga. Ako nga, ikaw, Ama. At ito'y butunat at laman mo, dila mo. Hallelujah. Glory be to you, great I am, Abba, Daddy namin. Salamat sa kordero. Ang iyong kordero ng dugo'y banal at walang simula't wakas, from everlasting to everlasting, the same yesterday, today, and forever, na patuloy humuhugas sa amin sa loob at labas. Kaya patuloy kami, walang patid, na kami walang dungis sa harapan mo sa pag-ibig. Salamat po sa karunungan mo. We bless you. We honor you, Father. Dahil ikaw din, kami nga. At kami nga ay ikaw. May butuan naman. Thank you, Almighty Great I Am. Sa katotohanan ito. Ang dalangin ko, Ama, lahat na nakinig, nasanay sa gatas, nabuksan mo ang kanilang mga gilagid nang masanay silang nguyain ito. Ang sa malunok namin lahat at sabay-sabay kami tatawid sa Jordan River patungo sa lupang pangako at lulupigin namin lahat. Ang lahat ng gulayat sa mundong ito. Father, salamat at sila'y lahat dupig mo na. We are more than conquerors. Salamat po. We praise you. We honor you. Sa pangalan na aming katuwiran, naming buhay, aming katauhan, ikaw kapuspusan niya. Ikaw ang kapuspusan ng aming buhay. Si Kristo Jesus. Amen. Guys, I hope you receive it. Angels of God, thank you for your works. We bless you, angels of God. In Jesus' mighty name, we dispatch you still. Amen. Guys, huwag umatras. Dahil si David hindi umatras. Pag nakakita ka ng mga tungal na gulayat, pugutan mo ng ulo. Amen. You are blessed, guys. You are blessed. I'm sure you are blessed. Huwag mawala. Bukas uli. Alright? Good evening. Thank you sa pakikinig. Gandamin nyo na ngayon. Ha? Good night, guys. Good night. We are blessed. We are sanctified. We are justified. We are glorified in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. See you tomorrow.